you know who you are, malalaman mo rin kung paano ka mabubuhay sa mundong ibabaw na ito. Without further ado, mga kapatid, at bago tayo makinig ng salita ng Diyos, kinagawian, kinagulian, at kinasanayan po natin ang magdeklara ng mabubuting bagay. Hindi man pa nangyayari ngayon, but it can happen tomorrow. Bakit? Because we are declaring positive things over our lives. Tayo lahat with faith, with boldness, and confidence. Sabi natin, thank God I am prosperous. Because I'm blessed by the Lord. Sabi mo, greatly blessed. Extremely blessed. Highly favored. Sabi natin, dearly loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Sige, mas malakas. Sabi natin, my life is well. My family is well. My job is well. My business is well. In the presence of God, nothing is missing. Nothing is broken. Sabi natin, all is well. Lagi natin idiklara na sa Panginoon, walang broken, lahat ng bagay ay mainam. Amen? Again, tatalon muna tayo sa book 1, book 2, tatalon muna tayo ng book 3. Kasi ang book 1, mga kapatid, ay who I am when I met Jesus. Yung ating past life yun. Pangalawa, who I am, mga kapatid, with Christ Jesus. Sa book 3, who I am in Christ Jesus. Dito muna tayo, mga kapatid, para kilala natin ang ating mga sarili. Again, we're here in book 3, praise God, who I am in Christ Jesus. Hallelujah. So ito po ang kaunanahan nating aaralin na topic, mga kapatid, sa buwang ito, mga kapatid. Okay, ang ating pong inaral, sige, next. Sabi ng 1 Corinthians 15:10, but by the grace, the unmerited favor and blessings of God, sabi ni Pablo, I am what I am, and His grace toward me was not found to be for nothing, or fruitless, or without effect. In fact, I work harder than all of them. The grace, the unmerited favor, sabi niya, praise God, I work harder than all of them, the apostles. Sabi niya, though it was not really I, but the grace, the unmerited favor, blessing of God was with me. Maganda ang sinabi ni Pablo, ako ay naging ako dahil sa biyaya ng ating Panginoon. We all know naman the story of Paul. He was a persecutor ng church. Praise God, pinapapatay niya mga Kristiyano. When the grace found him, siya ay naging siya. Kung ano man ang naging buhay niya, it's all because of the grace of the Lord. And ngayon mga kapatid, ating pong pinamagalan, sige po next. Hallelujah, nasa part 1 tayo, who I am in Christ Jesus. I am abounding in Christ Jesus. Sabi nga po natin, abounding. Hallelujah. Ibig sabihin, nananagana tayo sa ating Panginoon. Basa tayo, praise the Lord. Sabi ng 1 Corinthians 15:58, therefore, ito ay conclusion, my beloved brethren, be firm, steadfast, immovable. Ang sabi po dito, tayo daw po ay maging firm, steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, always being superior, excelling, doing more than enough in the service of the Lord, knowing and being continually aware that your labor in the Lord is not for vanity, it is never wasted or to no purpose. Sabi ng Bible, hallelujah sa Tagalog, para mas maintindihan natin. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, sabi ni Pablo,
Kayo'y magsitata. Mahalaga yan, mga kapatid. Kayo'y magsitata. Huwag makilos. Kasi bakit? May shikining sa buhay ng Kristiyano. May pagsubok, may pag-uusig sa buhay ng Kristiyano. Kaya sabi ni Pablo, mga minamahal kong kapatid, magsitatag kayo. Huwag kayo makilos. Anong sabi niya doon? Para huwag tayong makilos, para huwag tayong, para tayo ay magsitatag. Ang sabi ng Bible, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, ang antidote para hindi tayo panghinaan ng loob, para hindi tayo manlupay-pay, hindi para tayo manlabig, lagi tayo matatag, lagi tayo makilos, ang sabi ni Pablo, magpakasagana kayo o sumagana kayo sa gawain sa Panginoon. Kaya mga kapatid, sabi ko nga, ang ating paglilingkod, it help us to grow in the Lord. Kaya pag wala tayong ministry, hindi tayo lalaguhin. Hallelujah! Kasama po sa paglago ang ministeryo o paglilingkod sa Panginoon. Kasi halimbawa, instead na naandun tayo maging isalamuha sa lugar ng mga makasalanan, kung busy tayo sa church sa gawain ng Lord, malayo tayo sa pagkakasala. Tama ba mga kapatid? Praise God! Kasi we are spending our time in the Lord. Okay, next mga kapatid, hallelujah! Mayroon ba sa ang abounding sa Greek, medyo na lang tayo minsan ng kaunting Greek, mga kapatid. Sabi po, abounding, hallelujah, ay per is you, from Greek 1453 to so per abound in quality or be in excess, be in superfluous. And also transitively, to cause, to super abound or excel, make more abound, have more abundance, be more abundant, be the better, enough and to spare, exceed, excel, increase, be let, redoubt, remain over and above. So ibig sabihin mga kapatid, pag sinabing nag-aabang, nagsusubra-subra, labis-labis, mga kapatid, ang ating naranasan. Sabi ko nga ulit sa katabi mo, labis-labis. Masarap na tayo ay nag-aabang sa Panginoon, nag-i-excel tayo sa Panginoon. When it comes to comparing, humihigit tayo sa iba. Sabi mo nga sa katabi mo, ibang-iba ka sa iba. Para wala kang kausap. Amen? Pagka tayo ay born again, iba-iba tayo sa lahat. Nangingibabaw tayo. Amen? Nag-i-excel tayo. Hallelujah. Kumbaga sa academic, praise God, ikaw ay laging 1.0. Hindi ka bumababa ng 3 dahil ikaw ang laging nag-i-excel. That is abounding, ang definition ng abounding. Sa Bible ba may nag-abound ba? Tingnan po natin, mga kapatid, sige po. Sa Acts 9:36, named Dorcas, mga kapatid. Sabi niya, now, there was at Joppa a disciple, a woman, babae na disciple, named in Aramaic, Tabitha, which in Greek means Dorcas. Ang pangalan niya sa Griego ay Dorcas at sa Aramaic ay Tabitha. Anong sabi nito? Balik. She was abounding in good deeds and acts of charity. Sa Tagalog, ang ganda mga kapatid eh. Hallelujah. Sabi niya, ngayon ay may isang alagad sa Jehope na nagngangalang Tabitha na ang kahulugay Dorcas. Ang babaeng ito'y puspos ng mabubuting gawa at ng pagkaawang gawa sa kanyang ginagawa. Di ba si Dorcas, nag-aabon siya pagdating po sa mga mabubuting gawa. Hallelujah, ay nag-aabon si Dorcas. Kasi Kristiyano siya, alagad siya. Dapat sumasagana tayo sa lahat ng mabubuting gawa.
hindi ng masasamang gawa. At ang sabi ng Bible, at sa pagkakawang gawa, hallelujah, pagkaawang gawa, sa atin narinig, pagkakawang gawa, yung marunong ka tumulong, marunong kang magbigay, yan po ay ang pagkakawang gawa na walang hinahangad na kapalit. Tama? Naniniwala ba kayo sa akin na other musicians in the church, hallelujah, ay faithful sila, committed sila, because may compensation silang natatanggap, may love gift. Hallelujah. Dito sa atin, ito talagang purely, hallelujah, mula sa pastor. Mula sa pastor hanggang mga musicians. E ang pastor, akala mo mga musicians na wala natatanggap, pastor din wala natatanggap. Pero naglilingkod tayo kay Lord because we were not motivated sa pera. Ang tawag dyan, pagkakawang gawa. Tama ba mga kapatid? Ang pagkakawang gawa, we are not expecting in return. Tutulong ka sa kapwa mo, pero hindi ka maghahangad na gantihan kanya. Well, in fact, mga kapatid, hallelujah, maraming mga tao na pag ginawan mo ng mabuti, hindi marunong gumanti ng mabuti. Hallelujah. Praise God. Ngayon, sa ating panahon, nai-issue yung nanalo sa Olympic, di ba? Na bulgar yung background ng kanyang family. At maraming mga nagkukomment, mga kapatid, na dapat hindi ganun ang kanyang attitude towards sa kanyang mga magulang. Sabi natin, mga nagkulang, nagkamali ang kanyang mga magulang, praise God. But ang isang anak is not licensed para magsalita ng negatibo para sa kanyang mga magulang. Kasi without them, hindi ka naman maglilitaw sa mundong ito. Kaya maging irresponsable man ang magulang, nagkulang man sila, ang mga anak must respect their parents. Hindi po ang respeto ay binibigay dahil naging responsable sila, even though they were not responsible, deserve pa rin nila ang respeto. Naiintindihan niyo ba, mga kapatid? Kaya dito, pagka tayo mga anak, marunong din tayo mga kapatid, magbigay ganti sa ating mga magulang. Again, si Dorcas ay hindi po nalagana sa masamang gawa. Nalagana siya sa lahat ng mabubuting gawa, mga kapatid. Amen? Amen po ba? O, palapakan natin si Lord. Hallelujah. Thank you, marami-rami ito. Saan tayo dapat mag-abound, Pasko? Iisa-isay natin. Number one, hallelujah, believers. Eh, nilagay ko ng believers para alam nyo kung sino tinutukoy natin. Ang mga believers are abounding in blessings. Malalaman mo ang mga mananampalataya na na-abound sila sa blessing. Again, ang blessing, hindi lamang pera ha, huwag nyo magkakamali. Kahit wala kang pera, kung wala kang sakit, bless ka physically. Hallelujah. Kahit wala ka, sabi natin, ikaw ay hindi masyadong malusog sa physical, pero matalino ka naman, you are blessed intellectually. Hallelujah. Nagkakaintindihan tayo? Praise God. Minsan wala kang pera, pero marami kang pagmamayari sa buhay na ito. Hallelujah. Ikaw ay blessed materially. In many ways, we are blessed. Kaya ang mga mananampalataya, nag-aabang, sumasagana sa pagpapala ni Lord. Tama ba? Basa tayo, sabi po dito, Colossians 2:2, for my concern is that their hearts may be braced, comforted, cheered, and encouraged as they are knit together in love, that they may come to have all, sabi nga natin, all the abounding wealth and blessings of assured conviction of understanding, and that they may become progressively more intimately acquainted with and may know more definitely and accurately and through that mystic secret of God, which is Christ the Anointed One. So, they abounding well. Sa Tagalog, ito po ang pagkasabi. Upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa mga tuwing bagay si Kristo. So sabi ng Bible, abounding in wealth
and in blessing. Normal sa mga born again ang pagpalain ng Panginoon. Amen? It's normal na makita mo si Sister Joy, makita mo si Michelle, makita mo ang sino man sa atin, si Mikaelo, na binibless. It's normal, tama? Because we are believers. Tandaan mo ang mga believers, pinagpapala ni Lord. Sabi nga ng Bible, kung ang mga kasalanan nga, iniingatan ng Diyos, tayo pa kaya na naglilingkod sa Kanya? Is that clear and loud? Ang mga hindi nga naglilingkod sa Kanya, pinapakain ng Diyos. Tayo pa kaya na naglilingkod sa Kanya, mga kapatid? Kaya sabi ng Bible, it's normal na ang mga believers ay mag-abound o sumagana sa pagpapala ng Panginoon. Maganda po yung blessed ka spiritually, intellectually, emotionally. Dapat blessed tayo emotionally. Ano ibig sabihin ng blessed emotionally? Yung hindi ka maramdamin, hindi ka sensitibo, hindi ka palat sibuyas. Hallelujah! You are blessed. Wala kang kinikimkim na galing, wala kang kinikimkim na buot, wala kang kinikimkim na hinanaki. You are blessed emotionally. Amen? But we can be blessed in all aspect ng buhay po natin. Sabi mo nga, I am blessed. Ang mga believers, again, pinagpala tayo pampak. Sige po, next slide. Believers are abounding in righteousness. Malalaman mo ang mga mananampalataya kasi nag-aabang sila, sumasagana sila sa katuwiran. Hindi sumasagana sa kasalanan, sumasagana sa katuwiran. Basa tayo, mga kapatid. Hallelujah. May, sabi Philippians 1:11, may you abound in and be filled with the fruit of righteousness. Upright standing with God and right doing. Ano daw po ang fruit of righteousness? Right doing. Malalaman mo kung ikaw ay righteous kasi tama ang gagawin mo, hindi mali. Which comes through Jesus Christ, the anointed one, to the honor and praise to God, that His glory may be both manifested and recognized. May I borrow your attention bago natin basahin ang Tagalog? May bunga ang katuwiran sa buhay. Hallelujah. At anong bunga? Right doing. Kaya nga sabi ni si Jesus when He was asked, sabi niya, Lord, how do I know sa isang tao kung matuwid siya, sabi ng Bible ni Jesus, you will know them by their fruit. Is that clear and loud? Malalaman mo ang puno ng mangga sa bunga. Tama? Malalaman mo ang puno ng santol sa bunga. Kasi may bunga. Praise God. Ganun din ang mga born again, may bunga. Ano mga bunga? Bunga? Bunga ng mabubuting gawa or tamang gawa, mga kapatid. Nag-aabang sa mga tamang gawa. Praise God. Hallelujah. Sa Tagalog, tingnan natin. Na nangapuspos ng bunga ng kabanalan na ito'y sa pamamagitan ni Kristo sa kaluluwalhati at ipapupuri ng Diyos. So may bunga ng kabanalan. Malalaman mo pagbanal ka kasi mapanalangin ka. Tama ba? Ikaw ay laging nakikipag fellowship. Ikaw ay laging nagbabasa ng scripture. Ikaw ay laging sumasamba sa Panginoon. Malalaman mo, mga kapatid, kasi alam niyo po, ang mga banal na mga anak ko ng Diyos. Halimbawa, tuwing magsasalita yan, may palabot yan na praise God, purihin ang Diyos sa buhay namin. Pastor, huli, sabi niya, hallelujah, napakabuti ng Diyos sa amin. Wala kami ngayon pangsalit, pero ang Diyos gumagawa ng paraan. Ang mga bunga yan ang kabanalan, tapos yung mga puspos ng kabanalan, ang lumalabas sa bibig yan, puro papuri. Praise God. Pag nagmumotor yan, hallelujah, kakanta yan na, holy, holy. Di ba? Pakanta-kanta, kahit naglalabay yan maghapon, pakanta-kanta lang yan. Praise God, the worship. Kasi bunga ng kabanalan. Sabi nga, kung anong bukang dibig, siyang laman ng dibdib. Kaya pagka mga worldly song, ang lumalabas sa bibig, yun ang laman ng puso. Lagi yung tandaan. Kasi ang bunga ng kabanalan ang lalabas puro
papuri at pagsamba sa Diyos. Nagkakaintindihan tayo? Sa dami-dami naman ang kanta ng Kristiyano, bakit pinili mo pa yung kantang pangmundo? Hallelujah! Sa dami-dami ng pwedeng siprahin, hallelujah! Sa dami-dami ng pwedeng tugtugin na mga Christian song, ang tinutugtog pa mga worldly songs. Kasi actually mga kapatid, may bunga. Sabi nga ninyo, may bunga. Hindi natin pinigipagkaila. Masasabi mo ako, born again, pero kakakanta mo worldly, hindi siguro maniwala. Because ang mga born again, walang iba, ang lumalabas sa bibig nila, puro pagsamba dahil may bunga ang kabanalan. Amen? Amen. Nakakapagod sa bahay, maglinis. Ay, maganda yung maglinis, mga kapatid, papatugtog ka, hindi yung hallelujah, ng mga tugtog ang pinapatugtog mo. Di ba, Sister Joy, ang sarap maglilinis sa bahay ng tinutugnog. Pagkagising sa umaga, Jesus, ikaw ang nanggigising, di ba? May ganun na mga kanta kaysa ipapatugtog mo. Hallelujah, di ba? Tandaan po natin, may bunga ang kabanalan. Hindi magsisinungaling ang bunga sa ating bunga. Lagi natin tandaan, praise God, by bunga yan. Hallelujah. Ayun, Bugro, nakita mo ba ako galing ka sa Robinson? Nakita mo ako noon? Nakita kita. Ay, hindi niya ako nakita. Ako, nakita ko siya. Praise God. Lagi natin tandaan, mga kapatid, people will know kung tayo ay nabubungay sa kabanalan because has its fruit. Sabi mo nga ulit, may bunga. Tama ba? Ano ba, nag-aadik ka? May bunga yan, may effect yan. Praise God. Ikaw naman ay, ano man ang mga pinaggagawa mo, lahat may bunga. Masama man, may bunga. Mabuti man, may bunga. Lahat may bunga. Kaya ang kabanalan, may bunga. Praise God. Ang sarap ng mga kapatid na lahat tayo banal. Hallelujah. Pero nagpo-projecto talaga sumasamba sa Diyos. Hallelujah. Nag-drag-drag, nagpupuri sa Diyos. Hallelujah. Kailan may nasarap nagkakalapus-pusa na hindi na makita ng drummer yung kanyang pinupuko kasi umiiyak ang nagigitara, puspos ang gusto. Umiiyak din, nagpupuri sa Panginoon. Bakit? Bunga ng kabanalan yan. Hallelujah. Amen? And next slide, praise God. Believers are abounding in intimacy. Intimacy means love. Dapat sa atin na nag-ahari pag-ibig. Sabihin ninyo pag-ibig. Narinig niyo na ba sa akin, paano masusukat ang tunay na pag-ibig, Pastor? Masusukat ang tunay na pag-ibig kapag kaya mo nang mahalin ang mga tao hindi kaibig-ibig. Madali kasi mahalin ang tao kaibig-ibig. Tama ba? Mabait, madali mahalin yan. Mapagbigay, madali mahalin yan. Pero yung mga tao sa lubahe, sa'yo, ang hirap mahalin. Pero pag natutunan mo nang mahalin yung mga tao sa bahay sa'yo, ibig sabihin, may pag-ibig ka na galing sa Panginoon. May tao pa kaya? Tingin kayo sa akin. Hallelujah. Malalaman mo ang tunay na pag-ibig kasi sabi ng Bible, love covers multitude of sin. Agree ba, Sister Joy? Ang pag-ibig nagtatakip ng maraming kasalanan. Tingin kayo, kapag ka ang brother mo at saka sister mo ang nakikita mong mali, hindi mo siya mahal. Pero pag mahal mo ang iyong kapatid, ang nakikita mo, yung mabuti. Nagkakaunawaan? Kayo, ano nakikita niyo sa akin? Yung tama o mali? Ako, ano ba nakikita ko sa inyo? Yung mali o tama? Please God. It will determine if we are loving one another. Sabi ng Bible, nag-aabang tayo sa pag-ibig, basa tayo. Hallelujah. Sabi niya, and this I pray, sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, that your love may abound yet more and extend to its fullest development in knowledge and all keen insight, that your love may display itself in greater depth of acquaintance and more comprehensive discernment. Matindihan, mga kapatid, more and more.
Di ba may kanta pang bata? Natanda niyo. I keep falling in love with him over and over and over and over again. Dapat si Archie, habang nakaka-feeling natin siya kay Lord, lalong minamahal natin si Archie. Ganun po yung Christian, progressive, nadidevelop yung pag-ibig. Di ba ang pag-ibig nadidevelop? Sino ba sa inyo ang laging nakakasama? Tapos habang nakakasama niya, nadidevelop siya. Ang pag-ibig nadidevelop, right? Tama? Kaya kita mo kay Sister Joy, lagi ako nagkikain sa kanila. Laging, Sister Joy, nagtatago na nga lang minsan yun, nananalo ng pinto eh. Hallelujah. Sister Joy! Pero yung lagi kong pagpunta sa kanila, it built up the love of the Lord. Yung brotherly love. Kaya minsan, tingnan mo, dalawang linggo yun, ano hindi ako pumunta dyan, hahanapin niya ako, ba't saka yung impostor, hindi pumupunta dito? Bakit? Kasi naandun na yung intimacy. Tama ba? Bakit hindi nyo nagkakain? Ang mga magkakapatid kayo, dapat nagmamahalan tayo. Lalo lumalalim ang pag-iibigan natin na hindi na natin kayang mahiwalay sa isa't isa. Tama? Yes. So sabi mo nga sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. O hiyang-hiya. Kasi, di ba Bugro? Si Bugro, mahal ko yan eh, sa Panginoon eh. Hallelujah. At sa laki natin pagsasama-sama, nadidevelop tayo sa isa't isa. Tama ba? Si Michelle, nag-attend na yan sa ganitong lugar. Di ba, Sister Michelle? Pero sasabihin niya lagi, mas gusto ko pa rin doon sa highly favored. Hindi dahil maganda ang church natin, hindi dahil wapo ang pasto. Ang ano doon, alam niyo po what matter? May relationship siya dito eh. Ang hirap mag-attend kaya na wala kang kakilala. Pero ang sarap na kahit lima lang tayo, sampo, kinse. Magkakakilala lang tayo. Naghahanapan tayo, tama ba? So sabi ng Bible, sabi ng ni Pablo, mag-abound ang inyong pag-ibig sa isa't isa. Mag-develop ang inyong pag-ibig sa isa't isa. Amen? I love you, kita mo. Yung mga magkasintahan, the more na laging magkasama yan, the more na lumalalim ang pag-ibig. Namabalay ka. Hindi naman yung mula na magkita kayo si Mikaelo, 100% agad ang pag-ibig ni Mikaelo. Hindi. Araw-araw ihuhulog mo ang loob ni Mikaelo sa'yo. Paano ihuhulog? Madali lang. Know the love language of your partner. Alamin mo kung ano ang kanyang love language. Pag lagi mo ginagawa ang kanyang love language, na-fall in love araw-araw siya sa'yo. Alam niyo po kung anong love language ng lalaki? Service. Punasan mo lang yan na may pawis, caring ka sa kanya. O Mikaelo, basta yung likod mo, lagyan natin ang unang ko na anong may in-love dyan si Mikaelo. Hallelujah. Ang babae naman, paano naman kung anong love language naman ng babae? Ang babae ay appreciation at saka gift. Kahit bigyan mo yan ng dami ng bugambilya o bulaklak ng bugambilya, praise the Lord. Di ba Sister Joy, Sister Joy, halimbawa anniversary nila or birthday na bigyan lang yan ng bulaklak na may tag-iisang libo, hallelujah. Saya niyan, hallelujah. O mayroong cake na pagbihili na talagang libo-libo ang dami. Ako nag-expect ako ng ganyan eh. Hindi ko pa naranasan yung Sister Joy yung cake na nangihila ka ng ang dami, talagang hinihila mo ang dami, tag-iisang libo. Because expression yun ang love. We have to develop our love one another. Pag nagmamahalan tayo sa isa't isa, lagi tayo magkakasama. Amen? Hindi na tayo mag-iwanan. Kaya sabi ng Bible, may your love abound. Kaya ang mga believers, nag-a-abound sa pag-ibig ng Panginoon. Next, hallelujah. At ito'y idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana, nawa sa kalamanan sa lahat ng pagkakilala. Okay, next po, mga kapatid, saan pa tayo mag-abound? Believers are abounding in giftings. Hindi nyo mapapansin, nung pumunta dito si Christian, ano lang alam mo Christian? Gitara. Ngayon, natuto siyang mag-bass. Natuto siyang mag-drum. O,
nadadagdagan ang mga giftings natin. Amen? Nadadagdagan si Sister Joy dati, pa-usher-usher lang yan. Hallelujah, kahit pala siya ina-usher, nag-a-usher yan. Pero ngayon, kumakanta na rin siya, tama ba? So, ang giftings natin, nag-a-abound sa Panginoon. The more na nagsiserve tayo kay Lord, dumalangin, basa tayo. Hallelujah. Sabi po ng 1 Corinthians 4:2, so it is with yourselves, since you are so eager, yan ang magusto, eager and ambitious to possess spiritual endowments and manifestation of the Holy Spirit, give po yan, concentrate on striving to excel and to abound in them in ways that will build up the church. Ang ganda nun, yung mga giftings natin, nakakapagpalakas sa church yan. Nakaka-bless, tama? Amen po ba? O, dati si Bugro, ano lang ang alam mo dati, Bugro? Pag-disa, pag-decorate, eh, nakakapag-ano na siya, nakakapag-projector na siya. Ibig sabihin, dati marunong sumasayaw siya. Natabang tumatagal, dumadami ang ating gifts, tama? Bakit? Kasi ang purpose niyan, to build up the church. Tagalog, basa tayo. Sabi niya ngayon, di naman kayo, lahat, na yaman kayo'y mapagsikap sa mga kaloob, the gift na ayon sa Espiritu, ay pagsikapan ninyong kayo'y magsisagana sa ikatitibay ng Iglesia. Ang sarap nun, actually mga kapatid, tingin kayo. Kung ako nga, sabi ko nga, ang lahat ng mga musicians, mayroon lang isang puso, Sister Joy, may harmony, mayroon tayong isang Espiritu. Pag sumamba ng sabay-sabay tayo, yung mga tao nag-iiyakan sa upuan, nagiging blessing tayo sa church. Nagiging blessing tayo. Kasi alam niyo po, halimbawa, may mga tao dyan na umaatid, may mga kanya-kanyang problema yan, may kanya-kanyang pinagdadaanan yan. Eh pagdating sa church, grabe yung mga musicians, tugtugan pa lang, pag-awit pa lang, nakakarilig na, tama ba Sister Joy? May praise and worship na nakakaalis ng problema eh. Nakakaiyak. Nakalasan nyo naman dito sa church na kalapit pa lang ng gitara, mayroon ng umahagulhul sa likod. O natapos ang praise and worship, wala pang nararamdaman ang nasa likod. Kasi ang mga ministry natin, nagiging blessing yan para sa ikatitibay ng Iglesia. Yung pagtugtog, dapat nakakapagpalakas yan sa mga nanghihina, nakakapagbigay ng kapayapaan sa mga nagugulumihanan. Hallelujah! At makapagbigay ng another na pakalakasan sa mga nanglulupay-pay. Yun po ang ikatitibay sa Iglesia. Praise God! Tingnan niyo po ang... di ba yung ngayon namamayagpag ngayon sa YouTube yung dito sa San Fernando? His life. Kita niyo yung mga nanta nila, simple. Yung mga gitarista nila, mga seryoso. Hindi yung napakagalang tawa ng tao. Hallelujah, parang hindi mo alam, nagkikipang joke-joke. O joke lang yung ministry. Hallelujah. Talagang seryoso sila, pati yung mga gumigita, ikita mo sumasamba. Sumasama sila lahat. Kaya kita niyo po, grabe, ang ganda ng presentation nila. O ang ating, pinupostin natin ang ating personal worship. 3 views. Napadami si Sir John. 3 views. 3 views. Sa kanila, 3K, sa ating, 3 views. Wala masyadong nalulukod. Bakit? Kasi, ewan ko. Hallelujah. Kanina, ang ganda. Si Sister Michelle gusto magwala kanina eh. So yung mga kumakanta na yun, may kanya-kanyang pasanin pa yan. Ang hirap pa yung mga, ang hirap kumarin. Actually, kung may mga pinagdadaanan kayo, pinagdadaanan ni Archie na stress siya, wala yan sa akin, Sister Joy. Wala sa kalingkingan niya sa pinagdadaanan, but I can learn to smile. Tama? Kasi seryosohin mo yan sa buhay, kamamatay mo yan. Sabi nga ng Bible, ang hindi mong pag-aalala ay makakapagdugtong ba ng iyong buhay? Sabi ni Jesus, hindi. Huwag mong alalahanin ang iyong bukas. Bahala na si Lord doon. Tama ba, Sister Joy? Ako, dami kong bayaran. Bayarin sa ano? Ilaw ko yung tubig sa sabana. Bayarin dito. Ilaw tubig. Rental. Bayarin sa church. Ilaw tubig, rental.
bayarin sa motor, ilaw, tubig, rental. Ang dami. Eh, nilang ng 3,000, Sister Joy. Ano gagawin ko? Eh nga, natutuwa ko minsan, naririnig ako minsan, naririnig ko, hayaan mo si Pastor, mabait naman nga, pero intindihin mo na lang kung medyo laging galit kasi may pinagdadaanan niya. Maraming problema yan. Sinuwaran, maraming problema na hindi na ako. Kaya madali ako magalit kasi minsan, hindi pa ako nakakausap ng tao, yung aking utak sabog na sa kaiisip kung paano. Kaya yung mga nanay na stress, yung mga nanay na nagbubungangan lagi, pagod yan. Ang daming iniisip yan. Hindi pa yan tumatayo. Pagod na ang isip niya. Sa kaya may kukuha ng pagbayad ng bahay, sa kaya kukuha ng pagbayad ng kuryente. Hindi pa tumatayo yan. Ipagtayo, ang daming panglilinisin, ang daming paglalabi, ang daming, ano ko, lalo yan, mga kapatid. Dagdag pa, mga anak, pasaway. Ay, ano ko, maniwala kayo, mga kapatid. Hallelujah. Hindi mo gugustuhin ang mabuhay sa mundo. Amen! Sabi mo nga, alis sa katabi mo, for the body of Christ. Okay, next. Hallelujah. Mapag-timinan. Hallelujah. Dapat dyan tayo nalagana. Next pa. Hallelujah. Believers are abounding in hope. Huwag ka mawawalan ng pag-asa. Hallelujah. Basa tayo. Sabi nito, may the God of your hope so fill you with all joy and peace in believing through the experience of your faith that by the power of the Holy Spirit, you may abound and be overflowing, bubbling over with hope. Yan ang maganda. Sa Tagalog, sabi po, sige, next, sabi niya, puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sabi ng Bible, tayo daw ay managana sa pag-asa. Amen? Sabi mo nga, hope. Maganda yung sumasagana tayo sa pag-asa sa Panginoon. Paano daw malalaman ang sumasagana sa pag-asa? Mayroon siyang kagalakan at kapayapaan. Pagka malalaman mo ang tao na umaasa sa Diyos, puspus ng pag-asa dahil siya ay may kagalakan. Hallelujah. Huwag lang yung may kagalakan na nagaganyan na ng buhok kasi mukha may tama na yan. Pili ka naman lumiti, tumawa, na mayroon kang problema. Pero praise God, kahit marami kang mga problema, may kapayapaan ka pa rin sa Panginoon. Because you know and you know that God is in you. Okay, next, mga kapatid, sumagana tayo sa pag-asa. Huwag mawawala ng pag-asa. And believers are abounding in trust or faith. Basa tayo. Sabi po, now, as you abound and excel and are at the front in everything, in faith, in expressing yourselves in knowledge, in all zeal, and in all your love for us, see to it that you come to the front now and abound and excel in the gracious work of almsgiving also. Sige, isa pa. Sa Tagalog, sabi po dito, datapat, yaman kayo nagsisisagana sa lahat ng mga bagay. Yan ang gusto ko, lahat ng bagay. Sa pananampalataya, sa pananalita, sa kalaman, at sa buong kasipagan, at sa iyong pag-ibig sa amin, ay magsisigana naman kayo sa biyayang ito. Kaya pwede tayo sumagana sa pananampalataya. Sumagana tayo, the more na may challenge, the more na nakakaranas tayo ng pananampalataya. Sama po natin. Inagroling po natin ang BRIGHT, BRIGHT. So kanina, believers na ba, tingin iyaano po natin ipipersonalize. Sasabay po tayo, ano? Kasi identity to claim, hanginin, to exemplify, ibibigay halimbawa and to obtain kakampin. Naintindihan niyo ba yung sinasabi mo? Yung ating mga tinalakay, kailangan angkinin mo, tapos i-exemplify mo, at tapos tanggapin mo. Hallelujah. Sige po, malakas tayo lahat. Sabi natin, I am abounding in blessing. Sabi-sabay tayo. Isa pa. 1, 2, 3, go.
I am abounding in blessing. Pangalawa, I am abounding in righteousness. Number three, I am abounding in intimacy. And the number four, I am abounding in giftings. And number five, I am abounding. Lastly, I am abounding in trust. So angkinin mo yan, na sa lahat na yan, nag-aabound tayo, sumasagana tayo, mga kapatid. Last verse, praise God. Hallelujah. Yan po yung ating tinalakay kanina, Colossians 2:7. Have the roots of your being firmly and deeply planted in Him, fixed and founded in Him. Similar sa binasa natin kanina, immovable. Hallelujah. Being continually built up in Him, becoming increasingly more confirmed and established in the faith, just as you were taught, and abounding and overflowing in it with thanksgiving. Sa Tagalog, maganda. Na nangag-uuga at nangatatayo sa kaniya at matibay sa inyo pananampalataya. Gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Alam ko, alam niyo po mga kapatid, kung atin lamang po isa-isa yung mga itinuro sa atin, hallelujah, sasagana tayo ng pagpapasalamat sa Panginoon. Kaya, yung unang binasa natin, firm, immovable, dito naman kailangan natin rooted tayo, mga kapatid, dahil maraming mga challenge, maraming tayong mga hamon na kinakaharap sa buhay. Pag hindi tayo nag-uugat sa ating Panginoon, hindi tayo rooted kay Lord, praise God, sooner or later, tayo ay gigibab. Hallelujah. Kaya mga kapatid, no matter what, no matter how, na namang milyari kong dieta mo, isa lang po ang naalala kong word na, yung grabe yung pagsubok na aming pinagdaanan, umiiyak ako sa Panginoon, pero laging sinasabi, isa lang ang word na narinig ko sa satsalta, satsaltaya in Ginoo. Ang satsal pala, magpatuloy, ipagpatuloy. Agyumian, sabi sa kapupangan, agyumian, satsal me. Kasi may mga tao na pong about to give up, gusto nang sumuko. May mga taong pagod na, karanas ba kayong taong pagod na, parang hindi na kayang humakbang. Pero na naman ang sinimulan natin, ipagpatuloy natin. Amen? Tuloy-tuloy lang tayo kay Lord. Ano man ang ating mga pinagdadaanan, tuloy-tuloy lang tayo sa Panginoon. Never, never give up. Sabi nga ni Freddy Aguilar, ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Kaya tuloy-tuloy tayo kahit marami tayong problema sa church, kahit marami tayong pinagdadaanan sa church, tuloy-tuloy lang po tayo mga kapatid. Dahil hindi solusyon yung tayo ay gumiba. Tuloy-tuloy lang tayo sa Panginoon. Hallelujah. Si Archie nga, sabi ni, hindi ko makalimutan Sister Joy, ano yung sinabi ni Archie sa amin. Pastor, hindi ka ba napapagod? Medyo natanim sa aking isip yun. Hindi ka ba napapagod, Pastor? Kasi, ang church, 4 years ka nang nagtuturo. Pero parang sa mga tinuturoan mo, parang walang effect. Parang walang tama, parang walang resulta. Pero sabi ko nga sa kanya, hindi ako sumusuko, Archie. Lalo sa kanya, bakit? Imangeni, pwede bumas. Di man ngayon magbago, baka next month, pwede magbago.
At isa po na isang tumatatak sa aking isip sa relationship, huwag mo siyang susubuan. Diba? Narinig yan? Huwag mong susubuan. Ipaglalaban kita. Yeah, never give up. Bawat relationship, even kay Lord, huwag tayong susubo. Never, never give up. Pag-alisin natin sa ating kaisipan, umayaw, sumubo sa Panginoon. Sige tayo lahat. Kaya mga kapatid, sabi ng Bible, be rooted. Tayo dapat ay laging rooted sa ating Panginoon. At tayo